Sol Aragones. At ito ang Kong Tour, ang travel vlog namin mga kongresista kung saan kami mismo ang magtutour sa inyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At ang episode po natin ngayon ay pinamagatang Biyaheng Wow, kung saan mapapawaw po kayo sa napakasarap na mga pagkain at magagandang tanawin dito sa District 1 at 2 ng Laguna. Para full circle ng ating pamamasyal dito sa lalawigan ng Laguna, unahin na natin ang Santa Rosa kung saan ang balita ko ay maraming nakakawaw na masasarap na pagkain na ating titikman at mga lugar na ating papasyalan. Maraming masarap na pagkain sa Santa Rosa, katulad ng pancit riguan, putumaya. Like the egg pie nila, yung bread nila. Halo-halo sa chato. Siligang sa bayabas na ayumin. Kukupan 3 M's na pancit. Lupiang Sariwa. First number one naman yung Nuvali, di ba, as tourist. Kilala po ang Santa Rosa pag sinabi po ang Enchanted Kingdom po. Ito yung museo. Tulad ng diwata na paliligiran ng batis ng lakas at bukal ng buhay. At matapos po natin mapakinggan ang puso ng taong bayan na po siyempre naman maganda na alamin natin dito sa kaibigan ko na talagang matipunong matipuno. Oy, talaga. Artista ho to eh. Big time to eh. Artista ho to bago naging Kong. Ang aking pong kaibigan, si Kong Dan Fernandez. Ang pinakamamahal natin, Congresswoman Sol Aragones. Okay. Kong, question. Okay. Ano ba talagang wow na wow dito sa inyo? Kasi balita ko, meron pa kami hindi alam na gusto mong i-share dito sa Santa Rosa. Ang una-una namin, syempre, itong Cuartel de Santo Domingo. No? Kasi ito, historical talaga ito. Ito yung mga pinagmamalaki namin. Na gusto na nga natin na makilala hindi lamang sa Santa Rosa kundi sa buong Laguna at sa buong Pilipinas. Kasi kung makikita mo ito, 1877 pa ito. Grabe, tagal na. Ang tagal na, panahon pa ng Kastila, ng Binuto. Ito ang naging bastion ng mga sundalo, ng mga Espanyol. Na kung saan pinagtatanggol yung mga tulisan na nanggagaling sa Cavite. Kaya hindi sila nakakapasok ng Santa Rosa. So anong plano mo ngayon dito? Well, ito kasi hindi pa ito napapasok talaga. Yes, hindi ko maalam. Bago ka makapasok, magpapaalam ka pa sa SAF. Okay. Kasi yung SAF, nakapaligid dyan, nasa gitna kami. Mm-hmm. So ngayon, since na nakakausap naman natin ang national government, mm-hmm. ang PNP, yes. And during my time, nung ako'y congressman pa bago maging mayor, okay. Ay pinaglaban na natin to at sinabi nga natin sa kanila that we have to use the, mm-hmm. you know, the our landmark, historical mm-hmm. landmark, para makita ng mga tao at malaman ng mga mm-hmm. kabataan saan sila nagsimula. Yes. Diba? Ngayon, so, medyo unti-unti, malalagyan na namin siya ng underground tunnel na kung saan makakadaan ang tao at makakapasok na. At i-enclose namin lahat yan at nagsisimula na yung ating concept. Yes. Tapos, syempre, aside din sa mga modern naman, di ba? Meron kami Enchanted Kingdom. Syempre, syempre. Diba? Kilala yan. So, meron din kami mga elements that we have identified already that our tourist enthusiast can go to. Ito naman, yung mga ano natin. Produkto ninyo. Gaganda. Yari to saan? Yari daw sa papel to na ginagawa ng ating mga Santa Rosa Cooperative na ano. Dapat, so, water lily yata po. Ito yun, no? Water lily. Dapat bumibili ka niyan. Oo, kasi bibili tayo yan. Pag bumibili ka nito, alam mo, may ano yan. Tignan ko maswerte kung bibigyan mo ko. Bibigyan kita. Oo, thank you. May laman ba ito? Pasko, Pasko na. Ang dami. Thank you. Thank you very much. Pero alam mo, kung balita ko, dito lang sa Santa Rosa, may matindi, medyo malupit na klaseng pansit. Anong pangalan nito? Pansit na ito, grade 1 pansit. Grade 1? Kasi yung grade 1 pansit, talagang kilalang
kilala dito. So, pakikilala kita kay Nanay Melly. Hello po, Nanay. So, si Nanay Melly, siya yung naka-invento nung pansit na grade 1. Eh, tinatanong nga namin siya, no, Sol, kung pwedeng gawing pansit grade 2. Bakit? Ano sagot mo? Bakit po hindi pwedeng maging grade 2? Dahil walang sound na baboy yung panitok at hipon lang. Simple. Simple lang, Nanay. Simple. Yun lang basic. Yes. Ito yung mga sahog natin, Nanay. Tokwa. Para makita ninyo, hindi ko dinala na luto na para makita ninyo. Bakit mo naisip yung pansit grade 1? Sabi mo, congressman, tagal na, hindi ko na maisip kung paano. Pero iniisip ko, kung anong bang mamabuti, kung maganda sangkap. Ayun, nilalagyan ko na yung sangkap. Ano naman tawag dito? Grade 2? Hindi naman. Pansit Tagapo. Pansit Tagapo. Tagapo. Alam yung Tagapo kasi barangay yon. Dito. Barangay, sa Tarawasa. Ngayon, matagal na itong pansit Tagapo. Mm. Ilan taon na ang pansit Tagapo? Kailan pa nagsimula yan? Hindi pa siya tao. Okay. Iba sa pansit Tagapo, ang religious nun niya kasi ay patola. Liempo, yun lang topic sa amin si Baba. Yun lang. Pagkain, tama-tama, hindi ako nag-lunch. Meron po tayo mahiwagang pinggan? Meron. Ito yan. Diyos ko, ano ba? Nag-ready talaga kayo. Sobra. Ito ka pala, ito. Ito po ang pansit grade 1. Pero ito na iba. Kasi ito, meron itong puso na saging. Ano akong patitikim sa'yo na original namin dito? Ano? Ang ice cream. Itong ice cream na ito, gawa dito sa Santa Rosa, original. Ang tawag dito, bok. Bok? Pwede. Masarap yan, yung cheese. Patigman mo. Ano? Wala. Ibang klase ito. Itong ice cream to nilalagyan din to ng pag-ibig. Yan ka na naman. Dahil dyan sa kapapag-ibig mo, may phone-in question tayo, ha? Nakalagay ngayon dyan, ha? Ano? May question ang tanong. Isang lalaki mula dito sa Santa Rosa, ang tanong niya sa'yo, Kong Dan Fernandez, how to be you po? Basta, lean living, lean life, and fear of God, love your family, love your people. That's it. You can be me. Commercial lang ang Pegus. Tapos po nating matikman ang pagkain, malaman ang kwento. Dito sa Santa Rosa, dito naman tayo sa mga produkto ng San Pedro na dito pa rin po sa distrito ni Kong Dan. So pakilala mo sana. Okay, sila yung may-ari ng Universal Bakery. Na kung saan yung kanilang tatay, si Parin Dolpo, kaibigan ko yun. Ito mga ganito, yung mga mamon. Napakasarap nito. Dalawang klase yung mamon namin, yung mocha at yung butterfly. Okay. Pero isa yung bestseller namin, ensimada with bacon. Ensimada with bacon? O panalo, may palaman. Okay. Kailangan pag kinain mo to. Ha? Kasi ano ulito, alam mo, iba ito. May pagmamahalaga na naman dyan. Hindi, no. Pag kinain mo to, alam mo, dapat meron kang tissue. Kasi sasabit-sabit siya. No? Sige, kagandito siya. Kala kung ano. Anong lasa? Ang sarap. Sabi siya yung tissue eh. Sige, so maraming salamat sa ating Thank you very much po. Ito naman rosas na to. Ano naman? Ito yung saan naman galing yan? Hindi namin gawa to kasi plastic lang to. Pero para sa ito. Diyos ko, nakaka-touch. Ano ba? Lalagyan ko siya. Salamat ko nga. Talagang mukhang na-enjoy mo yung insimadang yan na may bacon. Okay lang yan, thank you. Pero may bayad dyan, ha? Kala ko pa lang, papadala ko pa sa akin. Hindi, lahat dyan sa iyo. And then we are so thankful also. Oo, thank you rin. Yung mga ganitong klase ng mga tourist attraction sa city namin. Oo. Siyempre, hindi siya masyadong na-explore. Yes, oo. But this time, with your, yung vlog mo, at siyempre, iba pag Solargones, siyempre, Solargones siya. So, siyempre, maipopromote na maganda yung mga tourist sites and at the same time, yung mga products namin. Kung imbitahin mo naman yung mga millennial, mga senior citizen, lahat na mga nagsisubscribe sa atin at magsisubscribe pa na talagang supportahan yung vlog natin, mga kabisista. Sana sa mga sa mga lahat, hindi na millennials, hindi lamang mga senior citizen, hindi na adult, lahat na ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo nakakapanood ito, mag-subscribe po kayo para nasa ganun naman po ay makita ninyo kung ano yung mga tourist spots sa buong Pilipinas na hindi nyo pa na-explore. And this is the chance para makita nyo po kung anong kagandahan ng mga tourist spots dito sa buong Pilipinas.
thank you very much, partner. Ha? Maraming salamat sa pagpapatuloy sa amin dito sa Santa Rosa. At ngayon naman po ay syempre kailangan alamin naman natin sa iyong mga tourism officer kung ano pa yung pwedeng puntahan dito, ano pang pwede explore at iba pang masasarap na pagkain. Ito ay tinawag namin Gusali Museo at ito ay tinatawag na Museo de Santa Rosa. Dati ay aming munisipyo, binubuhay namin si Maria Evangelista Carpena na isang first recording artist of the Philippines. Siya yung Nightingale of Zarzuela. Marami kami mga ancestral houses, so namin bigyan ng ordinansa din sana kung maaari na para mabisita ng itong mga tao. At dito din sa amin yung aming arpo, pinagmamalaki namin ng aming arpo. And then, meron po tayo parada, may street dancing po tayo, nagkakaroon din po tayo ng mga bisita na locals and foreigners. Napawaw kayo sa biyahe natin sa District 1, let's G naman sa District 2. Okay, ang mga sikat na puntahan dito sa aming bayan ay ang aming simbahan ng St. Augustine Church na kung saan ay maraming nagdarayo dito, lalo higit pag dumating yung Semana Santa. Maraming mga bisita ang pumupunta dito sa aming bayan sa simbahan ng St. Augustine Church sa Bayan ng Bae. Ganyan din, marami dito mga pwede pang pasyalanan, doon yan nung Gintong Talulot na kung saan andun ang mga magagandang iba't ibang uri ng orchidyas na ating makikita. Isa yan sa pinakasikat na halamanan sa aming bayan. Ang aming lungsod, more on religious tourism. Kasi meron kaming dalawang patron na talaga namang dinarayo, hindi lamang ng mga taga-Kabuyaw, kundi namang maging mga taga-ibang bayan. Ito ay si Santa Clara at saka yung si San Vicente Ferrer sa Barangay Mamatid. Si Marcos Mansion, yung his and her mansion, is actually situated in Barangay Casile, which is part of the city of Cabuyao. Los Baños, makikita po natin ang sikat na sikat po naming lugar, which is the Mount Makiling, kung saan makikita po natin ang Botanical Garden. And sa Botanical Garden po is marami po tayong mga bisitang dumadayo po doon. At sa Tadlaklik naman po, makikita po natin si Laresio Lakeside Resorts and Spa. Kailang iba't ibang klaseng activities. May mga malalaking slides at kung ano-ano pa po. Bibisitahin natin si Congresswoman Ruth Hernandez. Napagkalaki naman ng Monay na ito. Hindi ko ito Monay, ha? Monay! Sa laki at ang balita ko, dito sa Bae, pwede ka pang magpagawa ng mas malaking Monay dito. Ang tanong, ano nga bang meron sa Monay na ito na pinagkakaguluhan sa Bae? Eh, Mare, ikaw na ang ano dyan. Ikaw na magkwento sa akin. Bakit ba kilala ang Monay ng Bae? Isa sa pinagmamalaki namin na produkto dito sa aming bayan ay ang Monay Bae. Mm-hmm. Kasi I think what is unique sa aming Monay dito ay kita mo naman siksik siya sa laman. Correct. At malinamnam at saka masarap. Ang unique dito, you don't need yung palaman pa, mm-hmm, pero ito stand alone. Kahit walang palaman, masarap, malinamnam. At what is unique with our Monay, meron siyang isang pasa sa loob. Ganun ba? Yes. Eh, tumalang ito, ilan ang pasos nito? Basta kasi, sa isang Monay, kagaya nito, isa, meron talaga siyang isang pasas inside. Parang, at sabi nga nila, yun yung unique sa Monay Bae. Siya lang yung may Monay na may isang pasas inside. At ito, madam, bagong luto lagi. Mm. Kaya pag kinain mo siya, binuksan mo siya, hinati mo siya sa gitna, talagang lumalabas yung usok kasi bagong luto. Ganun siya sa Tenorius Bakery. So ano talaga siya, no? Parang pinapatakam ka dun sa ano? Doon sa nag-iisang pasa sa loob. Pero bago matikman yun, masarap na rin naman. Yes, rin yes. Naman, mura lang. 10 pesos lang itong maliit na to. Mura. Oo, ito depende kasi 150, I think, yung ganito kalaki. Mm, pero pag bad, merong pinagawa ka pa bigger than this, syempre may mga additional. Mm-hmm. But for this one, ito yung smallest nila. It's priced at 10 pesos. Mm-hmm. Mm-hmm. At busog na busog ka na dito. Oo yun naman. Pero tingin ko baka masarap siya sa kape. Iyon. Oh, tama-tama eh. Now let's go to the city of Cabuyao, okay, na parte rin ng second district of Laguna. Mm-hmm. Ito naman yan, ang pinagmamalaki namin na Cafe de Cabuyao. Yung kape niyan
ay galing sa mga hardworking na kamay ng ating mga farmers in Barangay Kasili, Kabuyao, na sila ay nag-form ng isang cooperative doon. So, ibig sabihin, may tanim talaga na kape sa Barangay Kasili in Kabuyao, kasi ano siya, sis, eh, mataas na lugar. So, suitable siya for planting coffee. Ayun. So, meron talaga tayo dung tanim na puno ng kape na inani, pinroseso, at yan yung natitikman natin na masarap na kape. At napansin ko, parang hindi mo kailangan mag-asukal. Yes. Matamis. Iba-iba yung lasa niya. Fairness. Diba? Masarap. Ayun po. Actually, 3 varieties of coffee yung ino-offer doon. Eh. Ayan po. Pero yung Arabica, yung isang variety, inaangkat pa nila sa Benguet. Pero yung Liberica, Robusta, talagang tanim natin doon sa Barangay Kasili. Kasi ang cooperative na yan, talagang sinuportahan ng LGU, ng Kabuyao. Okay. And also, ang DTI tumulong din. Kita mo naman ang package. In fairness. Right? Yun naman. Dito tayo panalo sa packaging natin. Na ibig sabihin, sweetheart, pwede natin ipangpasalubong, ipamigay, yes, at natutulungan pa natin ang mga magsasaka ng Barangay Kasili sa lungsod ng Kabuyao. Kita mo, napakaganda, sweetheart. Ang ganda ng packaging. Diba? Ang galing. Dumadayo pa kami dito, ha. From San Pablo, pumunta kami dito para bumili ng cake na yan. Sa Bernal's. I know. At alam ko, nagre-regalo ka rin sa mga kapwa natin kongresista na galing sa Las Bañas na Bukubay. I know that. So, dito sa distrito mo, kilala talaga yung original Bukubay. Yes. Pero meron din kami pinagmamalaki sa Los Baños, synonymous to the municipality of Los Baños, ang Bukubay. Bukubay. Kung mapapansin niyo po, yung main road sa Los Baños, ano po, ay napakaraming different stores na nagbebenta ng Bukubay. Yes. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero ang Bukubay namin sa Los Baños, talagang fresh coconut meat kasi. Yun siguro yung, ang masasabi ko na sikreto niya. Kasi fresh talaga. Kung napansin ako, kasi nung dumaan ako kanina, napansin ko, ang daming business. Yes. No, diba? So, naisip ko lang, dito yata talaga sa Los Baños, talagang magaling mag-alap buhay yung mga tao. Yes, opo. Yes po. At tinutulungan din kasi ng ating pamahalaan na talagang i-encourage sila, tulong mula sa pamahalaan sa ating mga livelihood projects, programs na ino-offer for them. At I think, aparte talaga ng kultura na maging entrepreneurs sila, ang gusto natin ay makapag-sell tayo ng mga produkto na talagang babalik-balikan ng ating mga turista, local man or foreign man. Uy, alam mo, dahil na sinabi mo yan, baka ang daming turista ang dumagsak. At iniimbita namin kayo dito sa ikalawang distrito, Lalawigan ng Laguna. O, di ba? Mabuhay ka. Go, go, go. So, ibig bang sabihin na ito, iuwi na namin ng mahiwagang Monay. Of course, of course. At ang mga kape ng kahapon. Kaya kasama dyan ang pagiging hospitable ng mamamayan ng ikalawang distrito. Why not? Palakpakan natin sila. Iuwi nyo po, ano po, at ma-enjoy nyo lahat ng delicacy produkto po ng ikalawang distrito. Maraming salamat. Hindi lang yan, ha. Dito rin maraming resorts, di ba? Yes, marami din. Yes. Kasi Calamba, madami. Pero yung Los Baños, madami din. Kaya nga, di ba, may Bañamos Festival sila. Mm-hmm. So, rich talaga sa natural water. Hot springs pa. Okay. Therapeutic. Tulad ng puso na nandyan. Ramdam namin ang puso ng bae. Napaka-hospitable. At dahil dyan, magsiselfie na tayo. Okay. Ibang distrito sa bansa. O paano? Nandito na tayo ngayon sa ating pa-premyo segment kung saan sa unang 20 na nag-subscribe at magko-comment ay makakatanggap ng mahiwagang contour na t-shirt, ha? Limited edition ito, ha? Kaya mag-comment na po kayo at huwag kalilimutang mag-like, share at subscribe sa Contour YouTube channel. Ako po muli si Sol Aragones at ito ang Contour!